Hi guys, welcome back to my channel, and today mag-install tayo ng LED dome light. Okay guys, so ito ang stock dome light ng 2019 Honda Brio RS. So as you can see, halogen bulb ang nasa loob ng dome light. So kapag gabi, ganito ang itsura niya. So medyo madilaw siya and hindi ganun kaliwanag. So kaya itong i-upgrade natin, gagawin natin siyang LED para maging mas maliwanag. So ito guys ang stock halogen peanut bulb na nasa loob ng dome light. Isa sa pwede nating option ay ang LED bulb na katulad nito. Isa siyang T10 LED bulb. Pero ang pinaka-recommended ay ang 48 LEDs na dome light. So, flat siya. And this is the most common na LED bulb na ginagamit pag mag-a-upgrade ng mga dome light. Usually, pag binili mo siya, meron siyang dalawang adapter. Meron yung tinatawag na festoon adapter para to dun sa mga festoon type na dome lights. And meron din siyang adapter for T10 socket type. So ganito ang itsura ng T10 and ito ang gagamitin natin for the installation. So ganito ang magiging itsura niya kapag inassemble na natin. So T10 yung adapter. So tara, install na natin ito sa mismong sasakyan. Okay, so first thing na kailangan natin gawin, of course, tanggalin natin yung takip ng mismong dome light. So pwede natin gamitan ng cutter blade para ma-pry out open natin ang cover ng dome light. So dahan-dahan lang, make sure lang na hindi natin magagasgasan any part of the cover or the sa housing ng dome light. So pag natanggal na natin, so makikita natin andun yung halogen bulb and make sure na before natin alisin, naka-off ang dome light. Okay, and before natin tanggalin ang bulb, make sure lang na hindi siya mainit. Of course, hindi siya mahawakan kapag mainit ang mismong bulb. And sa una, medyo mahirap lang siyang tanggalin, pero i-wiggle nyo lang konti hanggang sa mabunot nyo yung halogen bulb. Okay, and reminder lang, yung ating LED meron siyang polarity, so may positive and negative. So positive yung nasa taas and negative yung nasa gitna or yung nasa baba ng bulb. So gamitin nyo lang reference tong video na to para makita nyo kung nasaan ang positive yung red and yung negative yung black. So ayan, mag-ano na siya. Since kailangan natin i-dikit ang ating LED, kailangan natin i-ensure na malinis yung part na kung saan natin siya ididikit. Pwede natin linisin gamit ang isopropyl alcohol para ma-ensure na dumikit ang ating LED. Okay, and just a quick tip, para mas madali natin matuklap ang pinaka-cover ng 3M tape, pwede tayo gumamit ng cutter blade para tanggalin yung mismong red part ng double-sided tape. Now, i-push lang natin yung excess wiring papasok sa loob. Kita nyo sa may side, meron dito parang butas. So, pasok nyo lang siya dyan. And then, once clear na, idikit na natin ang LED. Just gently push it firmly in place. And after natin madikit yung LED, pwede na natin ibalik ang dome light cover. Okay, so we're done with the installation. So, pwede na natin i-test ang ating dome light. Ayan. Kita nyo naman, napakalinaw at napakaliwanag ng ating dome light.
Okay, here are some samples of our before and after installation. So sa left side yung halogen and sa right side yung LED. So kita natin ang laki ng difference sa liwanag. Okay guys, again, hopefully nakatulong ulit ang aking video for LED conversion for your dome lights. If you like this video, please click the like button and subscribe to my channel for more videos soon. Thank you and drive safe.